Hello mga ka-ching-ching! Ito po si Christine Torrico de Feo, Christine Perpetua Torrico de Feo, also known as Chick-Chick. So bago po tayo mag-start, please do not forget to subscribe to my YouTube channel. Yun pong red icon or red button na dyan po sa ilalim ng aking YouTube channel. Pakiclick naman po para kayo ay maging subscriber ko. And pakiclick na rin po yung notification bell para anytime po na meron akong mga latest na vlogs, aware po kayo at kayo po ay updated agad. So ito na nga po. So hindi naman na kailangan na introduce pa kung ano ang magiging topic natin for today, ano po yung ating magiging center ng usapan. But I just would like to share how happy I am na finally ngayong weekend ay nakalagay na po sa aking magandang wall. Yung wall po namin na napaka-bare ay gumanda na dahil nailagay na po ng aking asawa kasi po pag weekend lang naman po kami may time kasi pag Monday to Friday, hataw po talaga yan sa work. So if it's a weekend, then that's the time lang po na makakakilos ng bahay, makapaglinis. At ito na nga po, finally! Naikabit na po namin yung painting ni Sara Del Rosario entitled, ito po yung series niya no, doon sa kanya, Sakura Blooms, and this is entitled Where Flower Blooms, So Does Hope. Na bagay po at napapanahon sa panahon natin ngayon, diba? So, kung makikita nyo, ang ganda po ng painting na ito, mostly it's colored pink, no? which happens to be my favorite color. And this painting is very significant to me kasi, of course, fini-feature niya yung Mount Fuji na when I saw it, December of 2017 in Japan. Sobra po talaga akong in awe, no? So, kumbaga parang this painting reminds me of that place nung napuntahan ko siya. So, at that time, it was snow-capped, no? Tapos, nagpunta kami ng asawa ko for our 10th year wedding anniversary. Covered siya with clouds. But because God is so good to us, biglang nawala yung clouds and we were able to see it. So, parang alam mo yun, parang pag nakikita ko tong painting na to, when I see this, parang mariremenya sa mo siya at maaalala mo yung time na yon. Tapos, syempre, when we went to Japan din, diba, nakita namin yung mga castles, so meron dyan. Tapos, ito, yung, although hindi ko nakita yung talagang in full bloom, yung cherry blossoms, but at that time na pumunta kami, although it was winter, may nag-start na mag-bloom. So, meron din ako nakita na mga cherry blossoms. So, we go to this painting, so kung makikita nyo, ang ganda lang din talaga niya, no? The combination of colors, madodraw ka sa kanya kasi ang gusto ko dito mga element is meron siyang parang mga gold dyan, no? Na parang nilagay siya na elements doon sa painting niya. And then of course, the combination of colors. So again, di ba, as what I've mentioned, kapag nakakita ka ng painting, it's more of parang you will be connected to it. So the moment that you see it, either it's Instagram, in Facebook, or kung halimbawa magpunta ka sa mga gallery, kasi ang mangyayari dyan, di ba, meron doon mga several paintings, and meron ka magkakaroon na painting na you will have a connection. So ito, I had a connection with this one, and because I like it, so tinignan natin sa budget kung kaya naman siya, we negotiated with the painter who happens to be Sara Del Rosario, and nagswak yung budget, so binili po natin ito. And again, I am just so happy na meron siya. So for you guys, let's support our local artists. Kailangan po natin ng suporta nila sa atin because they are very talented people. And, di ba, kumbaga parang, let's support our own parang countrymen, no? So parang being Filipinos, let's support each other po, no? So again, I'm just sharing my happiness and pinapakita ko po sa inyo yung aming mga, ayan. So kasi meron na rin ako dun sa mga ano ko, diba, yung mga painting. So meron ako kay Zorit, meron kay Ika Horario, meron pa sa mga iba. So I'll be featuring again this paintings that I have. So again, do not forget po to subscribe to my channel. So this is Chick Chick De Feo. Hello po mga ka-chick-chick. God bless us all. Bye for now!